Romel! Wala ka nang masasabi, Romel? Kasi pinutakti na kayo ng mga Pilipino. Ha? Kasi pumalag na si VP Inday sa mga kasinungalingan nyo. Oh, tapos ngayon, ang ingay-ingay mo dati, no? Pero nung nag-rest back ng message si VP Inday Sara, iwas ka na. Iwas po, Soy. Wala ka na masasabi. Wag na wag niyong kantiin si VP Inday Sara. Makikita niyo ang... Wala ka nang masabi! Ha! Yan! Ha! Puro ka kasi kasi nangalingan! So ngayon, wala ka nang masasabi! Any comment lang, sir? Iwas na! Iwas ko, Soy! Yan! Ito ang gusto kong VP Inday Sara. Di ba? Pumapalag na. Open letter to Romel Marbel. So si Romel, siya po ang police general, no, ngayon. Nung lumabas ang issue ng pagbabawas ng aking security personnel, nagbigay agad ako ng pahayag na hindi ito makakaapekto sa aking trabaho bilang ikalawang pangulo ng Pilipinas. Hangad ko sana na matapos na ang usaping ito dahil hindi hamak na napakaraming mga suliranin ang ating bansa na higit na mahalaga kaysa sa aking proteksyon. Subalit tila nakatatlong interview ka na patungkol sa akin. Sa isang banda, naiintindihan kita sapagkat natural lang sa mga nagsisinungaling na magkaroon ng sari-saring kwento at dahilan. Pero hindi ko na maatim ang tuloy-tuloy na panlilinlang sa aking mga kababayan. Uulitin ko, wala akong problema sa pagbawi sa mga PNP personnel bilang security team ng Office of the Vice President. Kaya kaya ko magtrabaho ng walang security. Ngunit may problema ako sa mga kasinungalingang ipinapahayag sa taong bayan. Lalo na kung ang mga kasinungalingang ito ay mula mismo sa pinakamataas na opisyal ng kapulisan. Ayan na. Ayan na. Isa-isahin ko, sabi ni Vice President. Ang Vice Presidential Protection Division na isinailalim sa PSPG ayon sa utos ng NAPOLCOM ay sadyang ginawa para hindi pakialaman ng mga tulad mo ang security ko at ng mga susunod na Vice Presidente ng bansa. Malinaw ito sa mga dokumento ng NAPOLCOM at PNP. Pangalawa, he said local police also augment Duterte's security every time she visits provinces. Kaya nga may VPPD para walang hablutan at hindi maabala ang trabaho ng lokal na police. Pangatlo, we requested the Office of the Vice President for a possible pull-out of our 75 personnel because we really need our personnel on the ground in the National Capital Region and they agreed. Walang request na nangyari. Hoy, walang request na nangyari. Kasinungalingan number 3. Sinabihan lamang ng PSPG ang OVP na kukunin nila ang mga personnel. Hindi na kami nakipagtalo dahil ikaw naman ang batas, di ba? Kasunod nito ay lumabas na ang relief order na inutos mo. Ito ay base na rin sa dokumento ng PNP. Pang-apat na kasinungalingan mo, Romel. We don't see any threat against the Vice President, so we need to reduce the people. If they want more, then we will add. If they request. Sagot ni VP. Hindi ba't mayroong malisyosong pagpapalabas ng video footage noong ako'y nasa NAIA? Kuha sa isang lugar kung saan pawang mga empleyado lamang ng paliparan at piling mga tao ang maaaring naandun. Hindi na baling ako, ngunit nakuha at isinapubliko rin sa naturang video ang aking asawa at mga minor de edad na anak na naging isang malaking banta sa kanilang seguridad. Bukod pa rito, kamakailan lang ay nagtungo rin ang mga operatiba ng PNP sa lugar kung saan ako nakatira upang mag-kissing. Pilit
pang inaalam kung saan mismo ang bahay na inuupahan ko. Bahay kung saan rin nakatira ang aking mga anak. Kung hindi ito napigilan ng mga nagmamagandang loob na opisyal ng homeowners associations, hindi ko na alam kung ano pa ang mangyayari. Grabe! Talaga, PNP? Talagang CVP Inday Sara pa ang paggagawan nyo ng ganyan? Ay, baka masuntok kayo! Grabe na sila, no? Pati Vice President ng Pilipinas, gaganyan ninyo? Basahin ulit natin. Ano ba ang ibig sabihin ng threat sa inyo? Ang banta ba ay maaari lamang magmula sa mga external elements? Hindi na ba threat kung ang harassment ay nanggagaling mismo sa mga tauhan ng gobyerno? Isa pa, sinasabi mong walang threat pero pwedeng mag-request ng dagdag na personnel. Ano ba talaga? Kung talagang wala kang nakikitang banta laban sa akin, bakit nagtira ka pa ng 45 na tauhan ng PNP na ikaw ang pumili? Tandaan mo, pagdating sa seguridad ng aking pamilya, ako ang makakapagsabi kung sino ang karapat-dapat, hindi ikaw. Batas ka lang, hindi ka Diyos. Ay! Ay, diba? Gusto-gusto ko yung mga ganyang salita ni VP Inday eh. At panglimang kasinungalingan ni Romel. The relief was for police visibility. Ang sagot, maganda sana ang hangarin kong totoo, ngunit kakuda-kuda na ang 38, kaduda-duda na ang 38 sa 75 PNP personnel na pinili niyong masakop ng relief order ay mga pulis na mula sa Mindanao at ipinapakalat sa National Capital Region na para bang hindi kulang ang pulis sa Mindanao. Simula nang maging mayor ako ng 2010, nandiyan na ang isyo ng kakulangan ng pulis. Hindi mo mahahabol ang pulis to population ratio mo sa pagkuha ng security ko. Ang kailangan ng PNP ay isang chief na makabago mag-isip at gagamit ng makabagong teknolohiya, drones, innovations at iba pa upang mabigyan ng solusyon ng issue ng peace and order. Kung kaya ninyong ilagay sa alanganin ang aking seguridad, nag-aalala ako sa uri ng harassment na kaya ninyong gawin sa karaniwang taong bayan. Tulad na lang ng intimidation sa mga ordinaryong mamamayan para sa service ng warrant of arrest para kay Pastor Kibulay sa Davao kamakailan. Ang relief ng PNP personnel ay dumating pagkatapos ko mag-resign sa DepEd. Pagkatapos ko inihambing ang SONA sa isang catastrophic event at pagkatapos lumabas ang cocaine video. Let us spare our people from all the lies. Let us call it what it is. A clear case of political harassment. Ito ay malinaw lalo na't ang saklaw ng relief order ay mga tauhan ng PNP na mayroong trust and confidence ko dahil kung hindi sila security ni Pangulong Rodrigo Duterte mula noong 2016 ay security ko na mula pa noong 2007. It was obviously a targeted list and a targeted maneuver, nothing else. Masyado na atang mahabang listahan ko. Ang gusto ko lamang ay huwag muna akong banggitin sa mga pagpapa-interview mo. Unahin na natin ang pagtulong sa mga nabaha, ang pakikiramay sa mga namatayan, ang mga nakamamatay na sakit na nagdarasal ng dagdag pa na mga araw, pagtutok sa kahirapan at gutom at marami pang ibang problema ng lipunan. Para sa bayan, VP Inday Sara. P.S. Asahan mo ang sulat sa pagbabalik ng 45 na pulis na pinili mong manatili. Diba sa akin dahil hanggang ngayon, talamak pa rin ang droga at krimen. Boom! At nananatili ang takot ng mga Pilipino sa mga daan. Sana naman makatulong ito sa trabaho mo. At laging tandaan, para hindi magkabuhol-buhol ang kwento mo, laging magsasabi ng totoo. Grabe mga lads na. I'm really happy na nagsasalita na si VP Inday Sara ngayon. Ayan na ang simula. And alam naman natin ang mga supporters ng mga Duterte at ni VP Inday Sara. Do you think tatahimik lang kami? Kaya Romel, kaya pa ba Romel? Hindi mo kaya,
ang VP Inday namin. At hintay-hintay lang kayo. Kasi pumapalag na ang agila. Nagsasalita na ang agila. Tignan natin sino ang papaniwalaan ng mga Pilipino.